Good day to all and welcome to Universal VPN. May tuturo lang po ako sa inyo regarding sa mga cellphone na connectivity. Yung mga antenna reception po ng mga cellphone unit nyo, kung gaano kalakas makareceive ng signal galing po sa mga network provider. Yun po yung mga nagiging isang issue. Kaya nahihirapan kayong mag-connect kasi nga yung antenna reception ng unit nyo ay mahina. So, yun po ang number one priority ko pag bumibili ako ng cellphone unit, yung connectivity. The rest, secondary na po kahit yung camera. Kahit mahilig po ako sa photography, yung pong connectivity ang una kong tinitignan. Ito pong unit ko ay yung Realme 6i. So, ngayon, chinek ko siya doon sa isang website sa China, yung gizmochina.com yata yan. Mamaya, papakita ko sa inyo yan. So, ngayon, kaya ko po pinili yung website na yung Gizmo China is karamihan ng mga unit natin dito na ginagamit sa Pilipinas ay galing sa China. So, sila po yung alam kong the best pagdating sa pag-check o yung pag-review ng mga cellphone unit. Tsaka alam ko, baka may mga benchmark din po silang ginagamit doon. So, ito po yung Realme 6i. So, papakita ko po sa inyo yung specs niya. Yung po, processor. Gamit ko lang po is yung 364. So, mababa po rin po yung ano niya, yung memory. Pero sa akin po, okay na yun. So, yun po yung mga specs. Naka-quad camera po ako. Tapos yung battery ko po ay yung 5,000 mAh na battery. So maghapon po. Ano ako. Maganda po yung ano ko. Hindi po ako basta nalolobat. Tsaka makita nyo sa baba yung rating niya. Ang ganda. 9.3. So yung bago ko binili yan, sinilip ko muna rito. At ito po yung rating niya. Ayan. 9.3, design is 9/10, display 9/10, camera 9/10, features 9/10. Ito po yung sinasabi ko, connectivity. So nakita nyo, ang ganda. 9/10. Usability nya, tsaka performance, tingnan nyo, perfect. Tapos battery nya, 9/10. So ngayon meron po akong sinubukan ano, yung isang client ko ay nagkaka-problema sa connection. So ngayon, hiningi ko yung brand and model ng unit niya. At ito po siya, Oppo F1S. So octa-core na rin po yan. Tapos 332 yung RAM and ROM niya. Yan po. Ang rating po niya mababa eh. Ayan ang 5.5 oh. So nakita nyo. Design 5/10, display 6/10, camera 5/10. Wala akong lumagpas ng 5 eh. Ayun, meron yung 6 connectivity, visibility. So nakita nyo. Yan po nagiging problema niya. Palagi raw siya na disconnect. Kasi po, ang cellphone unit, yung mga cellphone unit niyan, nagre-rely din po yan sa performance yung ano nila, yung antenna reception nila. At ito po ang ano ko ha, kailangan din po malakas yung signal or transmitting power ng mga network provider nyo. Yung Smart or Globe. Kung malakas po sa inyo yan, tapos depende po sa layo din. So yan po nakita nyo, 5.5 ratings. Pinakita ko sa kanya yan. So ngayon sabi niya, bibala siyang bilhin na unit which is yung Xiaomi na Poco X3. Sabi ko, ay magaling. Tingnan natin yung Poco. Yan po. Xiaomi Poco X3. Maganda pong unit yan. Magaganda rin po yung mga ano niyan, performance yung ano niyan. So yan po, processor niya. Ito po, Qualcomm. Ito yung mga standard na ano, Snapdragon na processor. Yung Realme po is ano po yun, MediaTek.
Ito ang ganda po ng RAM niya. 6. Ang ano niya, malakas yung mabilis yung refresh rate niya. Storage niya 64 or 128. Malaki-laki rin po yung ano niya. Tapos yung battery niya, ang ganda rin. 51,160. So mas maano pa doon sa unit ko. Pero tingnan natin rating niya. Tingnan mo, 9.1 po. Yung nga sa unit ko po, 9.3 po yun. So tingnan natin yung performance niya rito, yung ano niya. Design, 9/10. Display, 9/10. O camera, 10/10. Features, 9/10. O ayan, ito ang maganda dyan. O, yung connectivity niya, 10/10. So maganda po siya. Usability, yung battery lang po ang ano niya, but 8/10 eh. Pero 51 eh. So siguro hindi masyadong ano yung battery nito, kahit malakas po yung ano niya, mataas yung milliampere hours niya. So 8/10, pwede na rin. So yun po. So nakita nyo yung mga mga ratings ng mga cellphone unit. So, ito po yung sa akin, Realme. O, kita nyo yung ratings ko, 9.3. Oh. Tinalo po yung Poco X3, ha. Kahit ni perfect siya lang, 10/10. Eh, sa akin po kasi, walang nag-below, ano eh. Below 9, eh. Sa kanya, meron pa yung 8, yung battery. So, naanahon pa siya. So, yun po. At ngayon, papakita ko sa inyo yung website. Tapos, mag-search din po tayo ng, ano, ng ibang brand and model. Kasi madami na ako na experience eh. Punta muna po ako sa Google Chrome. Galing na po kasi ako dito. Ayun, yung huling inano ko. So meron po ako isang search na unit. Yung Vivo Y11. Tapos, ta-type nyo lang po, connectivity. Connectivity. Yan po. Then, search. So, ayan, may nakalagay pa. Vivo Global.ph Smart Power Management. Yan po yung Gizmo China. Meron po yung GSM Arena. Maganda rin po yun. Yung GSM Arena. Ito po. GSM Arena. Kaso wala siyang mga ratings eh. Pero ano rin siya? Yung maganda rin yung ano dyan. Pag reviews, kompleto rin yung explanation nila about the unit. So ito pong Gizmo China ang nagbibigay kasi ng ratings eh. Kaya ito po ang inaano ko. At saka ano po. Ito po talaga yung magandang ano. Dahil sila po yung nagte-testing. Dahil most of the unit nga galing ng China eh. Kahit yung Huawei, ano pa ba, yung Oppo, puro China po yan. So ito po yung Y11. So kita nyo yung ano niya, Qualcomm lang display, removable na ano. Rating niya 8.1 oh. So tingnan nyo. So check natin design, connectivity. O, kita nyo. Display ang nagiging problema. Yung connectivity nito, medyo, ano rin, suspect eh. Yan po. Tapos, magana pa tayo. Meron pa isang unit na ano eh. Yung sa Oppo yun eh. Tingnan natin kung meron sila nun sa Oppo. Oppo. Ay, mali. A3S connectivity. So hanapin po natin. Ayan. So po yung A3S, alam ko mahina rin po ano nito. Pero maganda yung ano nyo, yung ROM nyo. Ito ba yun o yung isa? Tingnan natin. O yun po, 7.3 lang o. Ayan po, kita nyo, 7 lang. Medyo ano po yan. Ako po, ang ano ko, mula ano rin ako, 9 or 10 ako. 8 okay na.
So yun po, ganun po lang ang gagawin nyo kung gusto mo check yung connectivity ng unit nyo. At yung kasi ano eh, sinisisi palagi yung VPN. Ang VPN po is only an application. Nagre-rely po yan sa signal strength ng mga network provider. So palaging sasabihin, ay, ang hina nung VPN. Mali po yun. Applications lang po siya. Kaya meron po ako dyan ano eh, ito sa YouTube channel ko na factors affecting internet connection eh. In-explain ko, marami pong factors yan. Isa na itong quality ng antenna reception ng cellphone unit nyo, yung layo or distance ng cell site sa inyo. Marami po yan, may weather propagation yan pag umuulan. So, meron na, na-discuss ko na po yan sa mga previous ano ko. Yun lang po at magandang gabi na lang sa inyo lahat and I hope pa nakatulong sa inyo to. Para halimbawa magbibili kayo ng mga cellphone unit, check nyo muna. Check nyo muna yung ano niya, yung performance niya dito sa ano, yung ratings niya kung ano. Check nyo lang kung gusto nyo yung camera maganda, oh, check nyo. Pero ito po, number one po itong connectivity. Ano yung gagawin mo kung camera mo nga maganda tapos yung connection mo noon? Eh? Paano yung papadali mga selfie-selfie mo? Hindi po ba? Sige po at yun po, magandang gabi po sa inyo lahat and keep patronizing Universal VPN and have a good evening. God bless.